Magandang gabi sa inyo guys, at nandito naman po muli ako sa inyong harapan para i-share sa inyo kung ano ba dapat ang mga dapat natin i-prepare pag tayo maglo-long ride, mapasolo man o grupo. So bago ka lang dito sa YouTube channel ko, gumagawa ako ng mga hiking vlogs, mga cooking sessions, mga simple tips na rin, and syempre yun, more about sa cycling. So kung bago ka dito sa YouTube channel ko, click subscribe para mag-updated ka sa mga upcoming rides, upcoming cooking sessions, and so many more. So tara, samahan niyo ako. At so number one nga po pala sa ating listahan ay panalangin. So every morning, pagkagising natin, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa araw na to or sa umaga na yon ay ginising niya tayo. At manalangin rin tayo na sana maingatan tayo sa ating paglalakbay at ilayo sa mga uri man ng mga kapamangan. So yun ang aking number one. So next, kailangan i-bike check natin ang ating mga bike. So magsisimula yan sa gulong, sa kadena, tapos yung mga brakes natin, kailangan i-check rin natin yan para masiguro ang ating safety. So yun yung number 2 ko, bike check. Kung malayo man ang inyong ride, dapat iparepak natin ang ating mga crank or yung bearing lang sa likod, yung hub, yung RD natin, ipatunan na rin natin pati yung FD. Para if ever na akit tayo sa ahon o sa mga uphill, eh hindi tayo basta-basta makakapos. Yun ang number 2 ko, bike check. So number 3, kailangan may bawa tayong tubig. So recommend ko 1 liter of water. Kaya every time na mapawisan ka, yun, iinom ka lang na tubig para hindi ka na makakapos na hininga o ano man, para mabas-basan yung panghihina. Then kailangan magbawa ka rin sa bulsa mo mga chocolates. Nabibigay sa atin yan ng energy, papahyper para mas gumana pa tayong pumadyak. At ayun, para hindi tayo makaramdabi ng antok dahil ang chocolate ay nakakapaglaman ng caffeine. May caffeine content siya, parang sa mga kape. So yung sugar contents pa lang niya, sa mga ingredients na, andun yun. Yan ang number 3 ko. So number 4 ko, iba yung pagdahan-dahan sa kalsada. Malayo ang ating pupuntahan, hinahinay lang, makakarting tayo sa ating pupuntahan. And ayun, dapat pagkasimula pa lang, huwag ang bubuhos ng yung lakas para siguradong may lakas ka rin pagpauwi. So ang aking panglima, ayun, sapat na pera, ATM, and yun. Siyempre, if ever masiraan tayo, wala tayong dalang punch kit, wala tayong dalang extra interior, may magagamit tayong pera just in case na may balaan na tayong vulcanizing shop. So hindi natin may iwasan yan pag may mga rides tayo, eh hindi natin may iwasan hindi masiraan, lalo na pag hindi tayo nakitang hindi ka nais-nais na bagay sa kalsada na pwede mga pagpasira ng ating gulo. So yun ang aking number 5, pera. And then next, kailangan improper use of ano natin, yung mga suit natin. Kailangan lagi nasa ayos ang ating suot, mga helmet, yung mask natin. Siyempre may mga lugar na mahigpit pagdating sa pagsusuot ng helmet pati mask. Example na lang po sa QC. So yung friend ko, na-experience na, nahuli siya. Although hindi naman huli siya sinigil noong una, pero ayun, mas mabuti na rin po yung nag-iingat at sumusunod tayo sa mga protocols na napatupad ng ating gobyerno. So pang pito, kumain ng tama, kumain ng nasa ayos, kumain ng naayon sa oras. Yan ang hindi natin dapat nakalitaan at di dapat tayo nagpapalipas ng gutom. So nag-uulop namin last time, mas pinili kong uminom na lang ng steam kaysa kumain ng donut. Kailangan huwag natin iisipin na hindi tayo nagugutom o busog pa tayo dahil darating ang oras, malalas pag at malalas pag tayo. So yun, that's it. At kung nagustuhan nyo man itong video, like at comment na lang po sa baba sa mga suggestions nyo, sa mga yun, puro yun eh no?
nag-chop na ako eh. Sorry naman. Enjoy. Papaalala ko lang sa inyo ang aking matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga netizens. Mag-like, mag-comment, mag-share, ay magkakaroon ng kadate sa Valentine's Day. Ang mag-subscribe, magkakaroon ng forever. So yun, hanggang sa muli. At ako'y nagpapaalam na po. Salamat po sa inyo.